What up, mga sarili subscribers, no? So ngayon napapanoorin po natin itong Philip Mistletoe by Justin Bieber, no? So panoorin natin ito kasi syempre alam niyo naman kaya ko lang kung na-release ko na yung ano, yung kana ko na music video na reaction video ko bago itong video na to, ano. Pero pinanood ko yun, and grabe talaga, nagbago talaga yung ano ko, yung parang pananaw ko na naman sa kung paano si Philip talaga gumawa ng music, no? Talagang kakaiba talaga. And ito, Mistletoe by Justin Bieber, kinover niya, no? I'm not sure kung talagang cover siya, like buong lyrics ba binago niya, or I mean yun na yun talaga, no? Pero ayoko na patagalin pa, so without further ado, let's all watch this. Pero grabe sunod yung release ni Philip, ha? It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be flying in a winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be flying in a winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, should it be you? With hey. You. Should it be you? Hey. You under the mistletoe. Nice. Hey. Correct me if I'm wrong, ito pa, may nagsabi nga sa comment na nabasa ko, no? Ito yung mic ni Philip, no? Ito pa rin ba yung regalo sa kanya ng fans? Ito pa rin ba yun yung mic na ginagamit niya? Comment down below. Kasi, maalala ko, parang tinanong ko sa isang video ko yan, na yung mic nga niya, napakaganda, napakakas. And may nag-comment nga na regalo daw sa kanya ng fan, ng isang fan yun, no? And, correct me if I'm wrong kung yung pa rin yun, or kung ito man yung mic niya, or kung regalo man sa kanya, no? Or, same mic to sa nireactan ko, no? So, yun, grabe. Ang angas lang. Ang ganda kasi, oh, tingnan mo. Talagang chine-cherish. Kung ito man yun, kung totoo man na regalo to ng isang fan, nakikita mo din na sobrang chine-cherish talaga ni Philip ang regalo ng kanyang mga fans. Let's go. We was gathering around this fight, just not frozen like a hot July. I should be chilling with my folks, I know. I'ma be under the mistletoe. Word in the streets and it's coming at night. Reindeer's flying through the sky so high. I should be. Parang nawala yung album. I'ma be under the mistletoe. My folks, I know. Nawala yung boss ni Philip din, ah. Word in the streets and it's coming at night. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know. But I'ma be under the mistletoe. Should it be you? Should it be you? Should it be you? Under the mistletoe. With you, should it be you? With you, should it be you? With you, under the mistletoe. Damn, napakaganda ng quality ng voice ni Philip. Napaka-unique, no? Ang nagustuhan kay Philip, ewan ko lang kung may narinig na kang gandang voice, pero yung, di ba usually yung boss ni Philip is yung bass, no? Talagang yung grabe talaga yung lalim ng boss niya. Pero pinakita niya rito yung other side na naman ng bosses niya, no? So naka, ano lang, nakagalak lang na si Philip ganito, no? Pinapakita naman yung mga kaibang side niya, no? Yung kakaibang style niya sa pagkanta, no? And napakaganda ng boss niya talaga, as in. Yung mga kulot niya, napakaganda, napakalinis. Para sa akin, napakalinis lang ng kulot niya, no? Ang galing, ang ganda ng timbre ng boss niya talaga, as in. The west man followed the stars, the way I followed my heart. And it led me to a miracle in love. Don't you buy me nothing, cause I'm feeling one thing. Your lips on my lips. There's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, burning so much heat. I should be flying in a winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the high. Kung papansin niyo, kung papansin niyo, laging nakapikit po si Philip, no? Like ito sa most of the time tong kanta niyang to, no. Nakapikit lang talaga siya, nakaganyan lang siya, no. Talagang nilaramdam niya yung music niya, finifeel niya yung music, no. And
Actually, may mga artist ako nakikita na ganyan, mga singers ako nakikita na ganyan na most of the time nakapikit sila pag kumakanta sila, no? Para ayun kasi yung way nila para mas ma-feel nila yung kanta. Meron naman mga tao talaga nakatingin lang tapos ganyan ganyan interact, no? Pero ito yung way ni Feli para mas ma-feel niya yung kanta and para mas maganda yung performance niya and mas maganda gumanda yung timbre ng voice niya, no? May kanya-kanya silang technique, no? So ito yung style ni Feli sa pagkanta, no? Ayun, yan yung nakapikit siya tapos ayan, napaka ano lang, napaka firm lang talaga ng hawak niya sa mic, talagang tapos nararamdam niya lang talaga, no? Mas ako kasi pag kumakanta ako minsan pag umipikit ka parang sarap pumikit tapos nararamdaman mo yung music, no? Parang mas ewan ko lang, parang may power, may magical power na mas gumaganda yung boss mo. Hindi ko lang alam, ha? Sa akin lang yun, sa akin lang yun, parang mas gumaganda yung boss mo pag nakapikit ka, no? Kasi siguro mas na i-imagine mo yung gusto mong gawin pag nakapikit ka or mas na i-imagine mo na kung ano yung mga bagay na pwede mong ano, pwede mong ano talaga, ikanta as in. But I can't stop staring at your face. I should be playing in a winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shining in you. With you, shining in you. With you, under the mistletoe. With you, shining in you. With you, shining in you. With you, under the mistletoe. Warner Music Philippines. Napakaganda na ito, napaka isang napansin ko dito is syempre unang-una yung voice quality ni Philip, napakaganda talaga, no? Pangalawa na rito is yung audio quality, napakaganda ng audio quality, talagang hindi nila pinucho-pucho yung sa audio nito, na talagang napakaganda ng feedback ng ano ng music sa ito sa ito kung narinig niyo, napakaganda talaga, no? And yung isa ko pa napansin dito is yung ano, yung vibe ni Feli parang nag-iba talaga, no? Like from Bulan, nag-iba siya eh. Hindi siya yung to the point na Feli na iba eh. Basta, di ba dun, more on rockstar siya na sumasayaw. Dito, more on rockstar siya. Lalo na yung ano, yung kanta niya na ano, yung last lang, yung Kanako. Tama ba? Ano ba? Anong title? Basta yung last lang, yun, yung nasabi ko na yung ginawa ko na reaction video, no? Rockstar na rockstar ang datingan niya, no? Parang iba-iba, bawat kanta, release ng kanta ni Feli or bawat labas ni Philip sa ni Ken as Philip sa spotlight, no? Talaga nag-iiba-iba talaga, no? Kaya ang sarap panoorin ni Philip talaga as in. Parang parang siya nga lang yung ano, no, yung consistent na nagre-release ng solo na kanta, no? Si Pablo kasi nung Laluna medyo huminto na, naglaylo na, no? And then si sino ba? Hindi siya sinabi ko naglaylo, nagpahinga siya, pero hindi pa siya nagre-release ng ano, ng solo song talaga. And then si Stel, yun, sa syempre si Stel kasi syempre busy yan sa ano, sa as a coach that time, no. And then si Josh, yan, good. Ay, si ano pala, si Josh, consistent pa pala, no. Yan, nag-release siya nung last na nagawa ko na reaction video, yun, no? And then si Ja, talagang wala pa tayong nakikita masyadong ano kay, ano, kay Ja, action, as a solo artist, no. So, yun lang. So, ito, Philip, surprise mo pa kami sa mga gagawin mo, mga upcoming mga songs mo, mga upcoming projects mo, no? Aabangan namin yan kasi grabing artist ka talaga as in. Isa ka sa mga artist na sobrang sinusuportahan talaga, no, ng mga tao, no? Kasi sobrang unique, sobrang ano niya, yung charisma talaga niya as in, no? Talaga, alam niyo naman si Philip, no? Talaga titigan ka lang sa mata niya. Napakaganda kasi naman talaga ni Philip, no? Titigan ka lang niya. Shit. So, ayun lang mga pointers. Kung meron ka sa mga kalikong double message nyo sa Facebook, huwag na po yung best at DC po yung best. Ayun lang. Peace, legit.